everyone, welcome back to my channel. For today's video, gagawin natin tong look na to using Krasavica Cosmetics. So if you wanna know how I made this look, please keep on watching. So before ako mag-start mag-makeup, naglalagay muna ako ng headband. As usual. Natin maglagay ng headband, naglalagay ako ng itong Luxe Organics. Ini-spray ko siya sa mukha ko. Hindi na ako naglalagay ng primer. Since gagawa tayo ng full makeup, hindi ko na inuuna maglagay ng eyebrows. Ngayon, ang inuuna ko na is maglagay ng foundation. So, ang gagamitin natin is Fit Me. Kailangan mag-alcohol muna tayo, besh. So, ayan. Nagagamit ako ng sponge. Lagi ko lang tong foundation sa likod ng kamay ko. Pinakayo ko lang dito is ito. Parang sobrang messy. So, ayan. Lagi lang ako dito. Dadat-dat ko lang siya sa mukha ko. Wow, salamin. Tayo ng malaking salamin. Ayan. So, ayan. Ito ko lang nilalagay sa ilalim ng mata ko. After ko maglagay ng concealer, siniset ko siya using loose powder from Magic Halo Cover Oil. So after ko mag-bake ng face, nagpo-proceed na ako magkilay. And ang gagamitin nating pangkilay ngayon is ang Rustic Brows ng Krasavica Cosmetics. So ito yung itsura niya. Ayan. Para siyang brow pomade. Ayan, nagamit ko na siya. Pag pinurchase nyo to, itong brows na to, may kasama na siyang brush and spoolie. Dual end. Siya sa gantong lalagyan. Ayan, ganyan. Tsaka ayan. So, may nakalagay din na logo ng Krasavica. So, mag-start na akong magkilay. Basahin ko yung brush. Trip ko lang. Isang spray lang. Then, kukuha ko. Siya. Actually, madulis kong nagagawa yung kilay ko. Fairness. After ko maglagay ng kilay, nagpo-proceed naman ako sa paglagay ng mga eyeshadow. So, ito yung itsura niya. Try natin i-swatch itong ito. Ito ko sa inyo. Oh my god. Sobrang pigmented niya. And, ang gagawin nating kulay ngayon is siguro magti-pinkish camera tayo. Shade na to for transition. Konti lang. Ito lang sa gilid. Ito kaya lalagay. Yan. Sa kabila. So, kukuha ko nito. Medyo powdery siya, no? So, dito ko ilalagay. Yan. Yan. Pag naging ganyan na, kabila naman. Gusto ko gamitin ito. Yan, kunin natin yan. Konti lang. So, dito ko nilalagay. Yan. Pag nakuha na yan, dito naman sa kabila. And, gamit ulit yung pinang-transition natin na kulay.
Once na na-blend na natin yan, proceed ako sa paglagay dito ng medyo shimmer. Since pink yung nilagay natin ng eyeshadow, hindi ko alam kung ito or ito. Sige, try natin ito na lang. Brush. Brush basahin natin para mas madaling kumapit yung eyeshadow. Yan, kunin natin itong shade na to. Ayan na siya, besh. Mas malinis natin. Blend ulit natin siya para matanggal yung mga kumalat na glitters and something like that. So, magandang eye makeup natin. Maglalagay tayo dito sa baba. So, kukunin lang natin yung same color na ginamit natin dito sa eyeshadow natin. Ang lalagay ko dito sa dulo is yung medyo dark. Pag nalagyan natin yan, maglalagay tayo ng mas lighter na shades or yung ginamit natin ng shimmer dito. Lagyan natin, i-blend natin. So, pagkatapos natin magawa yung eyes, itatanggalin na natin yung binake natin. After yan, naglalagay na ako ng blush on. Since ang gagamitin natin blush on ngayon, is itong Krasavica na cream blush in Titania. So, ito siya. Lalagay ko lang siya dito. Paganyan. So, lagay ko ulit sa likod ng kamay. Gamitan ng fingers pag sa pag-apply sa cheeks. Then, sa right side, ng sa kabilang side ng face ko is sponge. Tignan natin kung ano ang mas maganda. Ito naman, gamitan natin ng sponge. So actually, parehas lang ganda gamitin kung brush or finger. Fingers yung ginamit mo, mas intensify yung kulay or mas pigmented siya. Pero pag sponge, medyo malulesen yung kulay niya. Pang bronze. Kung mag-contour ng face, nagmamaskara naman ako. Or nag-curl ng lashes. So, tapos na ako maglagay ng mascara. Mag-change na ako ng damit. And isa-swatch na natin yung mga lipsticks na galing sa Krasavica. Ta-da! So, ngayon, nakabihis na ako. And ngayon, isa-swatch na natin yung mga tints, lipsticks na galing Krasavica Cosmetics. So, ngayon, mag-start tayo sa kanilang gel lip tint. Ayan, meron tayong Riven. And meron tayong Miley. Ngayon, una ko isa-swatch is itong Riven. So, parang ina-expect kong kulay niya medyo orangey. Since ayun yung kiniklaim niya dito. So, by the way, guys, ayan siya. Wait. Ito palang products ng Krasavica Cosmetics. It are all cruelty-free, paraben-free, and is FDA approved. Yung itsura ng Riven. Ayan. Tama ko. Orange nga yung finish ng product niya. So, itatry na natin siya ilagay sa lips natin. So, hindi siya bagay dito sa look ko since pink yung eyeshadow natin. Kaka hindi ko nga agay itong orange. So, let's try. So, habang nilalagay ko, yung amoy niya is para siyang bubblegum. Ganun yung scent niya.
blush natin is itong Miley. Feeling ko is maroon. Kasi parang maroon yung nasa, ano niya, but, oh my god. It's super red, guys. Pareha siya ng scent nito, Raven. Bubblegum yung scent. So, ito yung Miley. So, ayun yung meron akong product, which is the Raven and the Miley from Gel Lip Tint. So, ngayon, magpo-proceed naman tayo sa kanilang Goddess Edition na Powder Matte Lip Tint. So, 3ml yung pinaka laman niya. So, ito, Hestia. And then, next is Hera. So, yung mga pangalan niya, mga goddess. So, Gel Tint, meron siyang 10ml na laman. It retails for 125 pesos. So, ayun siya. Palang kanilang edition na goddess na powder matte tints. Nag-retail siya for 125 pesos. 3ml yung laman niya. Then, isa-swatch naman natin itong Hestia. Siya basta-basta nahahatak na ganon. Parang may stopper siya. So, palib, biglang mabuksan, hindi sasabog yung pinaka-product niya. Hindi siya tatalsik, kumbaga. So, ito, may stopper. Yan. So, ito yung itsura niya. Wow. So, ang ina-expect ko dito, parang medyo thick yung consistency niya. Pero, yung consistency niya is sobrang parang water-based na nga eh. Parang sobrang nipis ng consistency niya. And, pag natuyo siya is nagmamat kagad siya. So, itatry natin. Oh my god. Ang ganda. So, habang ina-apply ko tong Hestia na powder matte tint, ang masasabi ko is sobrang nag-glide siya smoothly sa lips ko. And hindi ko ina-expect na ganito kanipis yung consistency niya. Since sabi nga dito, it's powder matte tint. Ina-expect ko medyo thick, pero hindi siya ganun. Para siyang dupe ng Colorette. Yun. If off budget ka and gusto mo mas affordable na lipstick or lip tint, I recommend you to buy this Goddess na powder matte tint. Para lang siya same nitong Colorette ko na tint. Since medyo mahal to, and gusto mo matry yung same consistency, same ng ano ng product, I recommend you this Goddess na powder matte tint. Hera. Yan. So, check pala natin kung ano siya. Kiss proof. So, medyo may transfer siya ng konti. Pero hindi siya. So, next is itong Hera. Powder matte tint din siya. Try natin. Yan. So, same din. May stopper din siya. Hindi siya agad-agad nabubuksan. Taning dito masik yung product. So, ayan. Ito yung itsura niya. Oh my gosh. Ganito yung mga shade na gusto ko. Ayan. Ganyan siya. Hera to. So, try natin. So this is Hera. So ayun yung dalawang meron akong powder tint nila. And yung scent niya, ito parang candy rin pero more on floral yung pag-amoy ko sa kanya. So, ayun. So, this is only 125 pesos for 3ml. And if you're finding a dupe for Colorette na tint, I recommend you this. The next thing to try natin is itong Velvet Liquid Lipstick. Nymph from Velvet na liquid lipstick na edition nila. So, sa lahat ng products or lipsticks na na-try ko, ito yung pinaka-bet kong packaging. Kasi sobrang classy niya tingnan. So, ayun. I-swatch muna natin itong Nymph. Ayan. Medyo orange din yung finish niya. So, itry natin. Yum.
ng Goddess Edition na powder matte tint. Medyo mas thick yung consistency niya. Lightweight din siya. Swear, sobrang lightweight niya. Parang wala kang nilagay. Kung transfer proof siya. Mas maraming nagtatransfer na product compared dun sa powder tint. Pero sobrang lightweight nito. Sobrang velvety nga talaga. So, ito, Succubus. Swatch niya. Medyo may pagka-maroonish na medyo brownish yung ano niya. So, ang scent naman nito is edition nila na Velvet Liquid Lipstick. Para siyang candy na cherry. Ganun yung scent nitong liquid lipstick. Next is the Pixie. So, ito yung Pixie. Wow. Medyo ka-shade niya yung... I mean, mas orange siya ng konti or brownish compare sa Succubus. Ang lalagyan pala niya is, oh, ayan itsura niya. Hindi siya basta na malaki yung hole niya. So, parang hindi ganun ka-messy. So, ayan. So, last but not the least, itong Harpy na shade. Swatch muna natin. Ooh. Ito talaga ang pinaka-orange sa lahat. Ayan. Succubus, Pixie, Harpy. Tapos ito is Nymph. So, ayan. I-try natin. Lastly, guys. Meron silang Flash and Gleam Highlighter in the shade Shimmer. Ito yung pinadala nila sa akin. Shimmer yung, ano niya. Since hindi, pwede sa skin tone ko yung gold na highlighter. Nagawin na lang natin siyang art, kineme. So, ilalagay ko lang siya dito. Ayan. Tapos, maglagay din tayo dito. Para cool. Siyempre, hindi nyo kita, diba? Gawin na lang natin siyang art. Kasi hindi siya babagay sa... So guys, final thoughts. Itong brows na ginamit ko, first time ko kasi gumamit talaga ever since ng pomade sa paggawa ng kilay. So ang masasabi ko dito, maganda siya kasi hindi ka niya bibiglain sa pigment. Makokontrol mo yung paglagay ng product sa kilay mo. And, magiging natural looking yung brows. Parang ganyan sa kilay ko. Brow pomade nila, this cost for 145 pesos. So, marami siyang laman for 145 pesos. Next naman is itong blush. So, itong blush, ilang beses pa lang ako gumagamit ng cream blush. And ang masasabi ko sa cream blush na to is, nagustuhan ko siya kasi hindi siya yung sobrang pigmented na mahihirapan ka ng i-blend sa face mo or sa cheeks mo. Madali lang siyang i-blend. It's either kahit gumamit ka ng fingers or ng sponge, mabiblend siya agad-agad. And pwede siya i-build up ng i-build up kung gaano gusto mo kapula yung cheeks mo. So, ito naman, this retails for... 175 pesos. I think it's also reasonable kasi it is an air pump. So, talagang sisimot yung laman ng cream blush and masusulit yung bayad mo. So, next. Ito namang ating gel lip tint. So, hindi na ako more on ma-lip tint ngayon eh. Sobrang bango niya. Amoy bubblegum, amoy candy. Kasi, onting lagay mo lang talagang sobrang pigmented siya. Next, I mean this Goddess Powder Matte Lip Tint. Sa lahat ng product nila, ito yung isa sa pinakagusto ko. Kasi on a budget kayo and ayaw nyo masyado gumasto sa mga cosmetics or mga lip tints. I recommend ko sa inyo
itong powder lifted ng Krasavica kasi same halos sila ng consistency and performance ng colorant. For 120 pesos at meron ka ng 3 ml. And same lang siya ng performance ng colorant. And if you're finding a dupe for colorant, I recommend you this Krasavica's powder matte tint. Sobrang okay na okay siya sa akin. Kanilang velvet liquid lipstick. So, nung una, nung sabi ko, ay, velvet, ano siya, liquid lipstick. Kasi ako, nahihirapan ako maglagay ng liquid lipstick kasi lumalagpas. And, ayoko yung ganun kasi feeling ko sobrang bigat niya sa labi. Hindi ko na-expect na sobrang lightweight nitong velvet liquid lipstick na to. Since, ang kiniklaim niya nga is velvety siya. So, medyo nakakailang siya sa lips. Mabigat siya sa pakiramdam. Pero ito, sobrang lightweight niya. Parang wala kang ang suote. Ganun yung feeling niya. And amoy candy siya. Parang medyo citrusy or fruity yung amoy niya. Ayun yung amoy ng mga lipsticks nila. So, bali yung mga products nila. More on candy and fruity yung mga scents. Kanilang highlighter. So, itong kanilang highlighter is, hindi ko siya na-try as a highlighter mismo. Pero wait, swatch natin. Kasi, so wait. Nakikita nyo ba? Yan. Hindi ko siya mismo na-try na highlighter sa mukha kasi nga hindi ito bagay sa skin tone ko. Bagay ito sa mga medyo morena or mas may dark skin tone sa akin. Pero, as a creative use, ginamit ko siya dito sa lips, dito sa aking eyebrows. Bet na bet. Gusto ko siya. Hindi, at saka hindi naman nag-react sa skin ko nung nilagay ko. So, ayun yung nagawa ko gamit to. And, antong amoy niya. Same siya ng amoy ng powder matte tint at saka ng velvet liquid lipstick. So, I recommend you guys to buy it because we should support local brands, mga online shops, online cosmetic shops. Nila, it is cruelty free, paraben free, and it is also FDA approved products. So guys, overall, I recommend you the Krasavica Cosmetics. Hindi biro yung mga quality ng kanilang product. Ilagay ko yung link ng Krasavica PH sa description box. I-check nyo na lang. And yung kanilang Shopee account para dun kayo order. So guys, that's it for our video today. I hope you like this video. Please give this a thumbs up, share, comment, and subscribe. So, bye guys! See you in my next vlog.